Tayo rito sa kanimo kong function hall. Bago ko ibigay itong microphone sa ating MC, ibig ko muna pong ipaabog sa inyo na ang function hall na ito ang paggamit natin ito ay courtesy ni Ate B. Tinatawag ko si Ka Benji. Dahil po ay hindi po po may tip tayo na yung nakapanalangin. Panginoon, tayo po ay nagkasama-sama po hindi dito sa grupo ng Daib Transport Group upang ipakilala sa atin ang ating tutili chairman ng Akto. Naway, bigyan ko po sila ng bukas na kasipahan upang tanggap nila ang ibabahagi ng ating chairman. Ito sa presidente na biyahin talisay daig sa Nose at Santa Cruz. Ako po si Mr. Anthony Lano, ako po ang presidente ng Mangkamagumuhong Tikap Baso Daig. Nais ko pong pasalamatan ng ating national chairman ng APTO, Kai Pren, sa panahon na inukulyo para makarating dito sa amin upang alaman ang aming mga problema at sana po ay magawa ng mga solusyon ng mga problema ito. Gusto mo nung ano kay Kaipren na yun sa mga tricycle ko na bumabiyahe sa amin. Yan po ang mabigat namin problema kasi ginakalo yung pasayro. Yan lang po. Nail, ka na Nail. Kilala na po. Okay. Ako po si Ginoong Ari Lebria, presidente po ng DAFTA. At sa same time po kami nagtatagay ng federasyon ang Aircon Band buong Camarines Norte. At kami po nahihiram na presidente. Maganda akong kaya po sa mga kasamahan po ninyo, nagdaling pa sa Manila, ang grupo ng Akto. Ito po ay, ito pong hakbang na ginawa po, bagamat kami pong dalawang kasapi ng Kanta Padema, si President Rudy Rivera ng Sulabowa. Kami po ay dating member ng na Kanta Pajema na kapagod po sa Akto. So, gabi po yung text po sa akin ni Presari. Hindi po ako nagpatubili. Gabi na lahat po ng mga presidente ng Aircon Bank ng text ko po makatan po dito. Ito po yung pagkataon na makakilala po ninyo si Kai Pren. Siya po nasa President Akto. Siya po namin po na. At lang po magpatawas ng meeting dito. Nakatan na po ako. Ito President Harry. So, yung pag-usapan ko po ni Pasari kanina, nabisuot sa member ng Kanta Pajema, nabawasan ang dalawa, hindi po kami actually nabalik. Kami po ay dumagdag pa at nabitigang po ang loob ng Kanta Pajema. Kami po magandang hapon po sa inyo. Ako po ang presidente ng Sulong Labo Aircon Band operator sa association. At kanina nga, nung pumunta ko dito, ay medyo pinanghihinaan ako ng loob. Gawa ko ng malaking problema namin sa face route. Subalit nung nakausap ko si Kai Pren kanina, ay biglang lumangas ang loob ko at nabigyan kami ng parang idea kung paano namin gagawin. Yan lang po Kai Pren ang gusto namin ma-resolve sa hanay ng aircon ba. Salamat po. Sa inyong lahat. Ako po si Mr. Danilo Castillo. Ako po ang presidente ng Paracale Aircon Band Transport Group. Masalo po yan din po akong vice president ng federation po dito sa Camarines Norte na itinatagpo namin ni Vice Ariel. Maraming maraming salamat po at kayo po ay nakarating dito sa Camarines Norte para kumalaman ninyo ang aming mga hinaing at problema. Yan lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang presidente ng Pambulaw Aircon Band Transport Services. Ako po yung nagpapasalamat at nakarating kayo sa amin.
sana po matulungan niyo kami sa aming mga sibilan. Lahat po ang presidente ng Dait Naga Aircon Ban. At nagpapasalamat po ako at nakarating dito yung nasa presidente ng Naga. Ako po ay nagpapasalamat sa pagdating dito ng Dait Presidona. Sa lahat ng mga presidente na nandito rin ngayon. Salamat. Ito po ay sakop ng bayan ng Basag sa Presidente. Natutuwa po kami at hindi kami pinapabayaan ng aming chairman, si Ginoong Presidente Luna, mga tatlong bisis na po kami at katapulong-pulong dito sa kanila. Salamat po sa inyong partisipasyon sa hapong ito at magandang hapon po sa inyo. Ako po si Hoben Hakub, representative po na Association of Jeepney Operators ng Dait Labo. Wala po kaya yung presidente namin, kaya ako po ang nag-represent dito. Ako naman po dati talaga ang nag-represent dati po. Itatag itong pan-propigena. Ang nais ko lang pong magkaroon ng solusyon ay ang problema po namin sa pamasahe dyan sa ruta namin na hindi po parehas ang paniningin, lalong-lalo na po doon sa mga minibus na galing pong Barakaling at saka Panganiban. Maraming salamat po. Ako po ay si Mr. Camilo C. Aborto. Pansamantala pong kasalukuyan ay naging dalawang grupo ang presidente ng Biyaheng Dait Mercedes at isa po ako sa mga presidenteng yun. Ako si Romeo Rivita, presidente po ng presidente po ako ng Mambolao Bus Operator Association at board of directors ako ng Mambolao Airport Bus Transport Service. Maganda nga po sa inyo. Kaya kami nagpapasalamat at alam po namin na nagkakaisa ang lahat ng presidente. Ako po ang chairman ng board at ang aming president ay si Mr. Harry Ambrona. At kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami sa kasalukuyan ay pinaglalaban at alam namin sa tulong po ninyo at lalo po namin pag-iilihan ang laban at walang kukulong. Salamat po. Bago po tayo magsimula ng kasalukuyan ay bigyan ko muna po ng mga pagkakataon na magpakilala naman yung aking mga kasama. No? Bigyan po natin ng saka ng palakpakan yung aking pong isa sa mga federation po ng Pasig na si Kahulo. Magandang hapon po sa inyong mga kasama. Ako po si Kutilan po, federation president ng Pasig at Isal Chapter. Ikarangala ko po ang makarating dito sa inyo at makilala po yung makakilala po tayo at makilala din niyo po ako. Ngayon po sa amin sakto, lahat po ng amin pinapasukan sa ating pagkasama-sama bilang mga transport ang mga problema ng bawat isa. Ito naman sa ating pagkakasama, marami naman po kaming hinaharap na hindi naman po kami nabibigyo. Sana sa inyong mga problema dito, sa ating pagkakasama siguro magtatagumpay tayo dyan. Marami pong salamat. At siya po ang may hawak ng buong federation ng Pasay. Kaya kung kayo po ay makakarating sa Maynila at naghatid kayo sa airport at hinuli kayo, isa lang po ang pupuntahan ninyo. Si Kaplor, siya po ay makapag. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako ho si Flor Delisa Aragon ng presidente ng Mall of Asia Transport Federation ng buong Pasay po. Ako ho nagpapasalamat sa pag-imbita ninyo lahat dito sa amin at kami nakarating dito sa inyo para nakita namin ang inyong lugar. Maraming salamat po. Na ipapakilala ko ay yung sa buong South po na presidente si Kawancho. No? Magandang hapon sa inyong lahat mga kasama. Ako po si Kawancho, ang presidente po ng South Sector ACR.
Ang mga area ko po ay katulad po ng Maynila, Makati, Pasay, Paranaque, Taguig, Muntinlupa, Las Piñas, Lalawigan ng Cavite at Laguna. Ako ho'y nagpapasalamat at isang karangalan po ang kayo'y muna ang makadaupang palad at ang makarating dito sa inyo makita ang inyong sitwasyon kasi ang layunin po ng akto katulad po ng mission and vision ni Kaya Frente Luna at tayo'y magkaisa at magsama-sama o para kung ano ba ang problema natin ay kaya natin pagtatagumpayan sa tayo nagkakaisa. Sa nakikita ko po sa inyo tayo po'y nagkakaisa. Kaya ako'y natutuwa at nakikita ko sa inyong leader sa pamamagitan po ni Presare. Hindi po ako'y nagkamali ng inilokmok ng inyong leader. Dahil no, dito ko nakita ang tunay na pagkakaisa. Maraming salamat po. Magandang hapon po, kasama sa hanay po ng transport. Ako po si Benjamin Panganiban, Secretary General po ng Mall of Asia Federation. Ang boss ko po si Ati Flor. Karangalan ko po na maimbitahan dito isang parte po ng ating team na maaari pong makatulong sa inyong mga suliranin at may parating na din sa ating mga ahensya ng gobyerno upang masolusyonan ang inyong problema. Salamat po po. Ay naglingkod naman sir sa ibang bayan. Siya po ang Federation President ng buong Bulacan, si Kaila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagasipokot po ako. Ako po si Merlin Bernardo. Ilang po tawag nila sa akin? Hello. Si Kaila po, laging nakahandang tumulong sa inyo. Pero ako na po ipakikiusap, huwag kayong maiinip. Kung ano mang bagay ang inilalapit ninyo sa kanya, sana huwag niyong kainipan. Kasi una po, marami sa trabaho. Pangalawa, step by step po ang ginagawa niya para lahat kayo magbigyan. Yun lang na po. Mga area mo? Ako po ang sa Bulacan, sa Santa Maria, Kulilan, Clarendel, Dao, San Fernando, Clark, Maygay, saka Apalit, Kalupit, Malolos, Bulacan, Bulacan. Di ba po ako nakapagservisyo sa inyo? Doon naman po ako. Kaya nga nandito ako ngayon kasama si KF Ren. Matagal po akong di nauuwi. Pero dahil sa kanya, nauuwi ako. Salamat po. At sana permitin doon tandaan na tao lang si KF Ren. Dahil nung hindi pag madaliin, yun lang na po. Kasi marami din siyang step by step lang po ang ginagawa niya. Kaya para lahat po tayo, hindi lang po kasi kita digdig, kundi pati pa sa South, sa Mindanao, Bisaya, madadakol na problema. So, kailangan po lang konting tsaka. Very importante po yun para kung may nayayabangan lamang sa aming mga istorya, ay, kasi hindi yung mawawala yun eh. Kapag nag-istorya kami, akala mo, mga imposible. Yung po lahat ng ginagawa namin, dokumentaryo. Pwede po kayo mag-check sa Facebook, YouTube, at sa ano, nandun po lahat. Bigyan po natin ng masanganang palakpakan. Kung wala po itong tao na to, ay wala pong magpapatunay ng mga lahat ng mga pagkilos ng transport group, si Carnet. Po ang tanging leader na hindi humihingi ng monthly dues o humihingi ng anumang kapalit sa mga ginagawa niya na pagsiservisyo sa atin. Kaya po, yan na lamang po ang aking masasabi at mabuhay po kayong lahat. Bigyan po natin ng masagalang palakpak. Nakita po ninyo at napakilala na natin, ilalaman po yan ang mga nakapaloob sa akto. Ang akto po ay nationwide. At halos lahat po ng sulok ng Pilipinas ay may makikita kayo may sticker ng akto. Ang akto po ay panahon pa ng martial law. Hindi po tayo ngayon lamang isinilang. Pangalawa na po tayo na naging national president ng akto. Ang una po ay yung Kapote de Luna, yung Attorney Bonifacio de Luna nung araw. At ako po ay
nagsimula sa party lamang ng naging messenger ng transport dahil lawyer yun. Pag may mga kaso po yung ating mga driver, ay ako po ang nagpapail sa court. Bata pa ako nun eh. Tapos naging janitor po tayo ng mga truck driver at kapag natapos po sila mag-meeting, ako lang po yung inutos-utosan nila na bumili ng beer o pagtapos ng meeting, money, etc. At alas 5 pa lang ng madaling araw, ako na rin po ang naglilinis ng opisina ng transport. At ganun po yung katingkad yung pagkaitindi ko sa hanay ng transport sector. Kayo, kung hindi ako kikilos, baka kayo yung malama, may wala na kayo sa inyong anak buhay. Dahil nga doon sa sistema na iba't-ibang uri ng mga kalakaran at kung paano kayo pagkakapirahan. Yun po yung isa sa mga pinaglaban at pinakikita ko rin po sa inyo na hindi pwede sufficient ng gobyerno ay parang ang lumalabas ay atat-atat tayo na kausapin lamang akala natin ay napapapigyan na yung ating inihiling. Dapat hindi po ganyan yung pagpapanaw at yung pagpapagbigay ng halaga sa akin natin sa akin ng proyekto. Yun po kailangan yung tunay na napakikibaka at paglaban doon sa party po ng ating sektor na kumakatawan sa ating sektor. Yan po yung nagawa na, hindi po kwento lang yan. Na halimbawa lang po natin, na nakita na ito sa television. At sumunod po ay may mga pinatawag ng mga MC na mga DOTC Department Order, yun kaya lamang pang nahuli ka, yung sleeper, ay peso-peso sa tibo, termo-peso, di ba, nahuli ka ng 3 months of 1 taon, nakita sa computer. Second offense mo, 1,500, kinayas lamang ang violation mo, tapos sinilito ka na ng 2 buwan. Parang meron mo tayo, pagbarat ko, 6 na buwan, at hindi mo pabayaran mo. Pagka nakakapag ka, kinalas-malas ka, napintupan, hindi kong yunisensya mo sa pamamagitan lamang na hindi ka nakakinilas ka dahil bumakahato, bumakahato. Ganun po yung batas. Pero pinaglaman po ng ako yan, nag-strike at may mga iba-iba mga pagpigo sa Maynila at siya po nasukusayan ng isang korte na illegal. Kaya dapat ay hindi na ini-implement. Ibig ko sabihin, inaalimbawa po lamang po yung pinaglaman natin na maliit lamang na bagay na violation, ang kapalit ay yung tinatawag na inyong kabuhayan. Yung hindi ka na pwede magmaneho dahil po ang lisensya mo. Yung po'y hindi po rin makatarungan dahil ang isang batas po pag gumagawa ay kailangan may protection sa kabuhayan. Kapag nakatulad ng mga maliliit na operator, dapat po may protection ano yan. Halimbawa ako, galing ako, galing government employee ako, nag-retail ako. Ngayon bumila ako ng isang sasakyan para naman magkakaroon kahit paano na babalik yung pera ko na hindi naman masisiro yung pera na ibinigay ko na magkakasal ko sa isang tatay. Bukod na rin, nabigyan ko pa ng hanap buhay ang aking anak. Ganun po yung takdo. Ibig sabihin, kung isa lang yung unit to, wala kang tsansa para maging operator. Pinapayuhan ko kayo kasi ang ginawa ko ng unang kuwido ay sumulat doon sa direktor. At yung direktor naman ay hindi ata sumasagot at pinaniniwala yung ganong proseso. Pero yung ganong sistema, unang hakbang yun dahil hindi nila nalaman yung tunay na labanan. Kasi kung direktor lamang ang susulatan mo, ay siya lang naman ang isasagot sa iyo, no? Mute siya sa itaas. Kaya ang pinakang target doon ay problema ninyo, isulat ninyo sa akin, sa address sa akin, ilang kayo ay member ko. Ngayon, lahat kayo nakapirma, pinaliliwanag ninyo. Ngayon, pag kayo na pinaliwanag ninyo sa pamamagitan ng address sa akin, sa pangalan ko, gagawa naman ako ng letter na direkta doon sa Malacanang, direkta sa DOTC, direkta sa LTFRB, para yung letterhead ko na, na naka-attach na yung letter nyo. Sa mga kawit, yung pinaliliwanag ko yung problema ninyo sa letter ko na naka-attach yun sa inyo. Ibig sabihin doon, binigyan niyo ako ng right na may parating sa kanilang direkta yung problema ninyo. Kaya kahit wala kayo doon, pwede mo may paglaban yung problema ninyo. Hindi pa kayo naabala. Di ba po? Kung kailangan naman na kayo ay pumunta doon at magdaya doon tayo sa DOTC, daya doon tayo sa LTFRB, o pwede kayo pumunta doon pero bukas na yung problema ninyo para kaya maihayin na natin. Dapat ganun po yung proseso ng pakikibabay na. No? Nationwide na yung may problema. Ano yung tinatawag na batayan na kayo ay malayo, yung mga apektado naman sa
Bulacan, yung apektado ngayon dito sa Cavite, yung kakapektado ngayon lang. Kasi yung problema ninyo rito, ganun din naman yung mga sasakyan nila doon sa Maynila, at ganun din naman sa Bulacan, ganun din naman sa Region 1, at ganun din naman sa iba-ibang lugar. Respeto lamang doon sa federation ninyo, at inaanyayahan na kayo sa meeting ng malalaking ahensya ng pamahalaan ay isang bagay na kayo ay hinahalo na, na kayo ay nirerespeto at kinikilala na. Isang pamahalaan na naging panalo na, na nirerespeto na ang federation dito po sa inyong lugar. Ano pa po? Katulad po ni Harry, napakasikap po niya. Anong ginagawa niya pag pumunta ng Maynila? Tatawag po sa akin niya, magkasama kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Akin yun po dito, naparating na mismo ng direkta problema ninyo sa Malacanang. Dokumentaryo po yan, pumunta kayo sa Facebook. Siya mismo yung buwan at sasalita kung paano kayo pinaglalaban sa terminal ninyo dyan. May mga ilang bagay ng mga tinatawag na pinupuntahan niya, katulad po doon kapanood na bumuhay pa si Roleto, na pinanigan ang inyong mga problema sa terminal. Yung pungkuhan ninyo kay Torres, no, kay German, at yung kay Hako, na pasunay na yung confederation ninyo ay kinikilala na. Katulad mo ng problema ni Vibes. Siya po ilang taon na hindi nakapagpanya extension ng validity. Wala na po siyang praktisa. Diba? Pero nagpunta po siya sa FTPRB at ginamit niya yung pangalan ng Acto, siya ay member ng Acto, siya po ay may praktisa na sa'yo. Ang ibig sabihin, ganun po katingkad yung pagre-respeto ng opisya ng gobyerno. Hindi po kailangan na araw-araw kayo ay kasama ko. Hindi kailangan na araw-araw ay nandito ako o madalas. Kahit po na sa Maynila ako, at pinakilala ko na kayo na ito'y pangahinyan ng gobyerno, at sinabi ko naman na member kayo, hindi pwede kayo respetuhin.